them, like, ibig sabihin, ano po ba magandang gawin para ng pamahalan para maiwasan pa po yung pagpapagawa? Siguro, ano, mas pinakamagandang gawin nila, yung ano, alam pala yung yung ano, naglalagay po ng basuran sa bawat kanto ng ano, pwede rin yan? Pwede rin, kaso, yung iba rin, pasaway, di ba? Alam, pag mga sigal nila, kung saan lang ginatapo, mga kanto, pinakadagay nyo naman talaga magpantay. Magpantay po? Oo, para at least, magkaroon ng, kanyari, matakot yung tao, disiplin yung tao. So, ibig sabihin po, ang kukulangan po ng ano, ng guidance, kumbaga po, ng ano? Yung pagpamantay talaga. Maraming problemang nadudulot ang simpleng balat ng candy na itinapon mo. Maari itong magdulot ng karemarim-marim at malawakang land pollution. At dito, papasok ang kilala nating soil erosion. Nakilala namin si Mr. Hernando De Castro, isang environmental and sanitary engineer at may-ari ng HC Cover Crops International. Nagsimula siya noon bilang isang magsasaka sa Batangas at mula noon ay pinag-aralan niya ang soil erosion control. Ginawa niyang negosyo noong una ang kanyang kaalaman sa paglaban sa soil erosion. Ngunit dahil sa nakikita niyang malawak ang problema ng ating bansa pagdating sa land issues, inoffer niya ang teknolohiyang ito sa ating gobyerno. Land pollution ay isanhi ng mga paggamit ng mga chemical fertilizer or inorganic fertilizer. Kagaya na marahil kung particular ko sa mga ginagamit na pataba na chemicals, yung tinatawag natin urea, na urea 46 or ammonium sulfate at saka mga potassium chloride, yan ay isang klase ng organikong pataba na sumisira o nakakameron ng land pollution. As well as na yung mga bagay na nabubulok pagkatapos ay contaminated yun ang mga methane, mga methane gas, yun ay isang cause ng land pollution. Na humahalo sa tubig, pag humahalo sa tubig, madadala sa bukid man o sa lupa, tapos pupunta sa ilog, aago sa ilog, ang kalalabsan, papunta siya ang dagat. Kaya sumasama ng hindi lamang sa land, kundi pati sa water, pati sa air pollution. Kailan nang natatag ang samahan ng mga katulad niyang sanitary engineer at siya ang kaisa-isa at kauna-unahang engineer na nagtaguyod ng ganitong panukala sa ating bansa? Sabi ni Mr. De Castro, matagal na nilang nilalabanan ang soil erosion. Direkta na nilang kinokontrol ang bawat pagguho ng lupa. Marahil ito din daw ang magiging dahilan patungo sa patuloy na pagdumi ng ating bansa. Industrial wastes o mga basura galing sa factory, oil spills at ultimo mga basura sa ating kabahayan ang pangunahing kalaban nila laban sa kanilang proposal. Ang mga delikadong lugar sa akin na obserba, una ay yung naibuna ang lupa. Kung naibuan lupa, yung mga roadside. Pangalawa, yung naputulan ng mga puno kahoy. Pangatlo, ay yung dinadaanan ng tubig na malaki galing sa bundok. Na tubig lang talaga sa dumadaan, ngayon doon nakakameron ng soil erosion. At saka yung mga hangin, yung hangin, lindol, kasama rin yung sa pag nakakameron ng landslide o tawagin soil erosion na walang tubig. Ilang ulit na daw niyang ipinanukala ang kanyang kaalaman sa soil erosion control sa ating gobyerno. Halos 2 dekada na niyang sinubukan ang pagtanggap ng gobyerno sa kanyang teknolohiya. Pero sa kasawiang palad ay hindi pa nadidinig ang kanyang boses. Hindi na daw negosyo ang tingin niya sa kanyang proposisyon. Ngunit isang pagsisilbi na sa sariling bayan. Maliit lamang daw ang hihingi niyang pondo mula sa gobyerno para maibsan ang paulit-ulit na problema natin sa erosion. Ngunit pilit na isinusulong ng gobyerno ang paggamit ng sementado o concrete control na halos triple ang presyo sa kada square meter na presyo ng kanyang proyekto. Nasubukan din ang kanyang galing mula nang pumotok ang Mount Pinatubo. Ang puno ay siya ay malaki siya. Pero ang pag-establish ng puno, 1-3 taon bago ma-establish ang puno. Samantalang itong cover crops ay 3 buwan. Cover na niya yung area na tatanim mo base sa density ng pagtatanim. Kung ang lahat ng kung sa Pilipinas, baka matin, palagay ko naman, napakatagal pa noon ang magyayaring masamentuhan lahat niya, ang masamentuhan ng Pilipinas.
yung sasabihin tayo, para tayo Singapore, yung sinasabing concrete jungle, na maulad sila ang Singapore, pero lahat ay building, sementong baba, kaya pagtatanim nila na itong mga cover, mga puno, talagang... Basura ang siyang sumira sa kalinisan ng ating bayan at maaaring magpatuloy pa ito kung hindi agad aagapan at magagawa ng solusyon. Naway matuto tayong maging masinop sa ating mga itinatapong kalat. Ating pag-aralan ang tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Alamin natin ang mga panganib na maaaring idulot sa atin ng land pollution at ang mga panganib na maaari nitong gawin sa ating bansa. Hindi biro ang problema ng ating bansa sa pollution. Napakaraming buhay na ang nasayang dahil dito. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga irresponsibleng Pilipino ay patuloy din ang pagtaas ng posibilidad na ang ating bansa ay maging isang malaking dump site. Hanggat may panahon pa tayo, ating baguhin at labanan ng polusyon sa ating mga simpleng gawain. Maging disiplinado at responsableng mamamayan tayo ng ating bansa. Sa mga kamay natin nakasalalay ang kinabukasan at kalinisan ng ating bansa. Kung hindi tayo magsisimulang kumilos laban sa polusyon, sino pa ang gagalaw para sa ating bayan? Naway magsilbing aral sa atin ang lahat ng ating napasagan at napanood sa ating nangyaring tatayan. Pag-iwas at paglaban sa polusyon ang siyang ating magiging susi tungo sa isang malinis, sa isang maayos na bansa. Ating alagaan ang ating kalikasan, nang sa gayon, hindi tayo mahirapan sa ating kinabukasan. Ako po si Eman Suarez, ang inyong naging kabahagi sa kabanatang ito. Maraming salamat sa pakikinig at sa panonood.